Hello mga beshiko! First week na ng month, kaya sahod na ulit. Tuwing sahod, namimili kami ng iilang stock. Tara mga beshiko, samahan niyo ako mag-ayos. Hindi masyadong madami itong pinamili namin kasi madami pa kaming stock. Karamihan sa pinamili ko para sa dalawa kong junakis. Tapos kung kulangin, mga second week of the month, mamimili ulit kami ng iilan. Ito pala yung mga pinamili ko. Bumili ako ng nail cutter para sa dalawa kong junakis kasi mahahaba na at grabe makakalmot. Meron ding softlan para mabangin damit namin ni Jowa kahit hindi naaarawan. Siyempre dapat may sabon din. Yung malaki na yung binibili ko, alam nyo ba tumatagal din sa amin ng 2 months? Ang mura pa niyan, alam nyo mga 350 lang yan, tas ang bango pa. Kaya tuwing nagpapabox ako sa Pilipinas, hindi mawawala yan. Alam nyo naman sa Pinas, apakamahal ng sabon. Bumili na din ako ng napakadaming wet food. Paborito yan ng mga junakis ko. Iba-ibang flavor para hindi sila magsawa agad. Tsaka 7 kilo na dry food. Ang ginagawa ko kasi, umaga't gabi, wet food. Pagpapasok ko sa work, iniiwan ako sila ng dry food. Bumili na din ako ng panghugas ng pinggan at iba pang kutkutin. Misa kasi si Jowa, kapag gabi, naghahanap siya ng mga ganyan. Siyempre, hindi mawawala ang itlog kapag namimili kami. Gamit na gamit kasi yan. Yung tipong pag wala ka maulam, magpiprito ka lang ng itlog. Bumili din kami ng ilang prutas para kahit paano healthy naman. Ayan ang lahat yung pinamili namin. Kasi nga marami pa kami stock ng mga ibang delata, tsaka mga manok mayroon pa sa ref. Yung kailangan lang talaga namin yung binibili ko. Diyan ko lang pinapwesto yung mga pagkain ng junakis ko para madali lang kunin. Dito ko naman nilalagay yung tubig namin. Mga 3 to 4 days bumibili kami kasi nauubos din agad. Dito naman sa may kusina namin, dito ko nilalagay yung stock ng mga panglaba at panghugas ko ng pinggan. Diyan din kasi sa kusina nakapwesto yung labahan namin. Stop house pala namin to. Pero apat lang kaming nakastay dito. Nilagay ko muna sandali yung pruta sa ref kasi kinakagat ni Peanut. Wala nga kaming daga dito pero meron naman kaming Peanut. Ayan nga siya o, chinecheck pa niya yung camera kung tama ba yung pwesto o diba. Dito ko naman nilalagay yung litter sand nila. Malaki na yung binibili namin para umabot din ng 1 month. Pati yung dry food, yan ko na rin nilalagay. Yan naman 2 months umaabot yan. At syempre, itatry ko yung nail cutter na binili ko para sa kanila. At kay Peanut ko unang gagamitin. Ang cute pa nga niya o, ang behave-behave pa. Kaya lang medyo nahihirapan ako kasi ang kapal ng balahibo niya, hindi ko masyadong makita yung kuko niya. Kaya sa kada kuko, ang tagal ko bago maputol. Kaya ayan tuloy, naiinip na siya. Maya-maya nga't nauubos na yung pasensya niya sa akin, ayaw niya na. At buti na lang natapos ko din yung mga kamay niya, yung paa niya, di na lang, importante naman yung dalawang kamay. After naman kay Peanut, si Sky naman yung sinunod ko. Buti naman, behave din si Sky. Madali lang siyang putulan kasi hindi naman siya masyado mabalahibo kaya kitang-kita ko yung mga kuko niya. Mabilis ko rin naman natapos putulin yung kuko niya kaya lang ang bilis din niya mainip. At ito na ang dalawa kong junakis na makukulit. Love na love ko yan. Ayun lang, tapos na. Bye!